Magandang gabi po mga kaibigan. Tayo po ay muling nagbabalik dito po sa palatuntunang Lapid Fire ni Kapersi Lapid. At ito po ay sumasahim papawid mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi dito po sa Himpilang DWBL 1242 sa inyo pong talapihitan. Sabayan pong naririnig o napapanood itong palatuntunan ni Kapersi sa kanyang Facebook account na Percy Lapid Fire Facebook account. Ano po? So, ito po muli si Roy Mabasa, humahalili po sa ating kapatid upang tumalakay ng mga maalagang issue na ating inihanda sa gabing ito. Kaibigan, kapit lang tayo ng maigpit sa ating mga upuan, ano? At inaprubahan na pala kahapon sa third at final reading, singbilis ng tren na minamaneho ng lasing na driver. Itong House Bill 6608 o mas umaalingasaw at kilala bilang Maharlika Investment Fund Bill. Ito pong Maharlika Bill ay tumanggap ng 279 yes, mga sipsip, 6 na no votes at 0 abstention mula po doon sa mga mambabatas na di naman lahat ay nagbabasa, mga kaibigan. O sige, gusto nyo, itest natin. Test natin itong ating mga kongresista kung paupuin natin sila isa-isa sa loob ng isang classroom at iparecite natin sa kanila ang nilalaman niya ang proposed bill na yan at ipaliwanag sa atin kayong mga constituents ng mga inyong mga mambabatas kung ano ang pros and cons ng Maharlika Bill. Eh, dangan nga kasi mga kaibigan, alam nyo, dyan sa Kongreso may kalakaran dyan eh. Lalo na kung ang isang bill, kagaya nitong Maharlika, ay itinutulak ng isang peking mayorya. Hindi ba ang style dyan sa Kongreso eh parang kamutan ng betlog este ng likod pala? Parang ang kanilang kasabihan dyan eh, you scratch my egg, and I'll scratch yours. Ew! Si Kapersi Lapid, umabanat! Lapid Fire! Nabanggit ko yung peking mayorya. Alam nyo, ito eh, dahil sa tuwing nagpapalit ng administrasyon, nagpapalit na din po ng paninindigan ang mga miyembro niyan. Lahat sila lumulunok na lang, mga kaibigan. Lumulunok ng prinsipyo, kapalit ang ganansya ng proyektong may mga kickbacks. Si Kapersi Lapid, umabanat! Lapid Fire! Nauna pong sinertipikahan nitong si BBM, itong proposed bill na to bilang isang urgent o lubhang kailangan. Dahil naniniwalaan niya siya na ito ay paborable sa pag-unlad ng bansa. Bakit? Dahil ba sa wala namang nangyari sa nakaraang administrasyon kundi patayan, murahan, takutan, nakawan, sinungalingan? Kaya't nagkukumahog si Marcos Jr. ngayon na gamitin ang nalalabing katiting na pondo ng ating mga financial institutions? Mabuti na lang at maagang umalma kayong taong bayan, ano? Kaya panay, ang pasalamat ko sa inyo dahil ako'y miyembro ng SSS. Mabuti na lang at nagsialma kayo kasama ang ibang mga sektor pa para wag masama sa Maharlika budol itong mga pera natin sa GSIS at SSS. Si Kapersi Lapid, umabanat! Lapid Fire!
Dito sa bill na to ay mapeprenda sa mahabang panahon ang public funds na nasa kahadiyero ng Land Bank, Development Bank of the Philippines, at ang maging ang dibidendo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magdasal na lang tayong lahat na huwag mahulog sa bitag ng mga mandarambong ang mga bilyong halaga ng salapi na gagamitin sa maharlika na yan. Marami kasi ang agam-agam sa pangalan-pangalang naman ay ng nitong bill, dispalinghado na eh. May amoy ka nga, di ba? Alam niyo naman dito sa Pilipinas, ang mga mandarambong dito, long-term din kung mag-isip. Hindi na uso yung one-time, big-time, mga kaibigan. Dito, long-term na mag-isip ang mga mandarambong. Iniisip nila na kapag umalis sila sa pwesto, eh meron pa rin silang dadambungin o may kinikita pa rin sila. Yung bang kahit wala na sa pwesto, nakasawsaw pa rin yung mga daliri dun sa mga hatian. Hindi sapat ang laway o salita lamang ng mga may akda nitong Maharlika Bill para payapain ang kalooban ng nagsususpetsyang si Juan de la Cruz kagaya natin. Dahil aminin man natin at hindi, ang bansa ay sadyang nalulugmok dahil sa malawakang korupsyon. Si Kapersi Lapid, bumabanat! Lapid Fire! Eh sige, wag na tayong lumayo mga kaibigan. I-test case natin. Subukan ninyong revisahin ang buhay ng mga ibinoto ninyo mula sa barangay hanggang sa pagkapangulo nitong mga nakaraang panahon hanggang sa kasalukuyan. Alam niyo ba yung mga dating alam mong hindi man lang nagpapalit ng barong at brief na suot, ngayon mga buwayang nakanganga ang mga nababalutan na sila ng mga buwayang nakanganga mga kaibigan at nakatira sa mga magagarang mansyon, kondo o tahanan. At ang mga anak, mga kaibigan, ay nag-aaral sa mga mamahaling eskwela. Magkaminsan pa nga ay sa abroad, di ba mga kaibigan? Tignan niyo yung isang dating nagsimula itong si Putot na to eh. Ito si Putot mga kaibigan. Pahulaan ko sa inyo to. Si Putot, dating nagsimula ito konsehal ng Quezon City. Ano pa ito eh? Talagang ano to, dating nagmamartsa sa kalye mga kaibigan. Pinaaral sa ating Universidad ng Pilipinas, nagmamartsa sa kalye at dahil sa Boy Bibo. So, nung naging konsehal ito, nanalo itong kongresista mga kaibigan ng Quezon City. So, nung mga panahon na yun, panahon ni Ginang Arroyo, ay mayroong mga bata. Itong mga bata na ito, kung titignan mo ang mga bibig, akala mo ito yung mga pag-asa ng bayan, mga kaibigan. Pero ito pala, noong mga panahon na yun, nag-aasa na ng talim ng kanilang mga korupsyon. Inahasa na nila unti-unti sa pamamagitan ng pagsasalita, ng retorika, na wala namang mga laman, mga kaibigan. So, ito'y pumalaot sa politika dahil sa mga style nilang panluloko. Marami yan, magkakaibigan yan, mga kaibigan. Ang grupo na yan, papangalanan ko na, pero mamili na lang kayo kung sino doon, ha? Yung Spice Boys. Hindi po ba? So, sumikat siya nung panahon ni Ginang Arroyo, mga kaibigan. So, Spice Boys ang ginamit. Mga, na kalaunay, mga naging tulisan. Mga kaibigan, isipin mo, itong binabanggit natin ay naging sekretaryo ng kung ano-anong departamento ng panahon ni Mrs. Arroyo, mga kaibigan. So, kung dati nakikita mo siyang nagmamartsa sa kalye, mga kaibigan, ang balita ko, bilyonaryo na umato ito, mga kaibigan. Naging bilyonaryo? Paano naging bilyonaryo ito? Ang trabaho nito, kahit isuma total pa natin lahat ang naging trabaho nito. Naging konsehal, kongresista,
naging department head, eh kahit sumahin ko, siguro hindi ito makakapagpaaral ng isang anak sa isang napakamahal na eskwelahan sa Europa, mga kaibigan. At yun nga, ang balita natin, naging bilyonaryo, mga kaibigan. Si Kapersi Lapid, bumabanat, Lapid Fire! Ang bansag dyan ng mga ilang kakilala niya, si Putot, mga kaibigan. Anyway, nantakin ninyo, mga kaibigan, ha? Ano ba inaasahan natin dyan sa Maharlika Bill na yan? Wala naman. Ang inaasahan lang naman natin na kapag sinabing babangon tayo, sana siguraduhin lang na ang ibig sabihin ay babangon ang taong bayan at hindi sila-sila lang ang babangon. Itong Maharlika, kasi tunog pa nga lang, tila ilan lang ang babangon dito, mga kaibigan. Mantakin ninyo, ang pangunahing dahilan ng mga tagapagtanggol ng bill na ito ay kulang na kulang daw ang pondo at pangangailangan sa pagpapaunlad ng bansa gaya ng paghahatid. Ito pa, sinabi pa isa-isa, mga kaibigan, paghahatid ng social services, pagpapagawa ng hospital, eskwelahan. Mabuti pa nga yung mga, alam nyo, nagko-cover kasi ako ng diplomacy, no, sa mahabang panahon. Napuno ko, mabuti pa yung mga international community like EU, US, Japan. Isama na natin dyan yung China kung gusto nila. Nakakapagpagawa ng paaralan, pati yung ilang mga NGOs, ano, yung mga paaralan, kabahayan, mga mumurahin lang pero resilient naman sila, no? Subalit itong mga nasa gobyerno, panay kwento, panay dahilan. Kesyo yung Maharlika, ipapagawa umano ng hospital, eskwelahan, airport, tulay, at flood control projects. Mari Josep, nag-ilang palit na ang administrasyon, mga kaibigan. Napakabagal pa sa patak ng ulan itong mga pinapagawa nila. Pero kung magsiyaman, ang bibilis, mga kaibigan. Di ba? Alam nyo, as of today, lahat ng pa-Ingles-Ingles na nagpaliwanag dyan sa Maharlika na yan ay mananatiling lang yung bill na yan na isang malaking kung. Kung yan ay tatanganan ng tama ang pondo, hindi ba? Total, prosigido naman itong si BBM at ang kanya, pwede kaya ilagay. Siguro, kung po pwede lang ito, mga kaibigan, naglalaro lang naman sa ating isipan, ano? Dahil porsigido sila, si BBM, yung kanyang angkan, yung mga Romualdez, pwede kaya ilagay natin dun sa ginagawa nilang batas, maglagay ng kulatilya na kasama na yung mga nagdidepensa dyan. Yung nagdidepensa dito sa bill na sa pangunguna nitong si Speaker Romualdez, yung presidential son, si Sandro, si Congressman Kimbo at saka si Joey Manash Salceda at iba pa, ay lagay na kulatilya na papanagutin natin sila kapag nalustay o nasunog ang Maharlika Fund. Siguro naman fair yan, di ba, mga kaibigan? Total, tila nakakasigurado naman yata sila na maganda itong bill na to para sa nation building. Di itayaan nila, itayaan ninyo yung inyong sarili at hindi lagi na lamang ang tiwala at salapi ng taong bayan ang pinagdidiskitahan ng mga ito. Si Kapersi Lapid, bumabanat, Lapid Fire! Bueno, mga kaibigan, siguro naman natatandaan ninyo, no? Itong tinalakay natin kamakailan tungkol doon sa tulay na mag-uugnay sa Davao papuntang Samal-Ahilan, mga kaibigan. Ang tawag pala dito sa mga sa project na ito ay Samal-Ahilan Davao City Connector Project. In short, SIDC. So, ang halaga ng proyektong tulay ay tinatayang aabutin ng 23.4 billion. Laki.
Ang malaki ng parte ng pondo ay mula daw sa pautang ng China, yung kaibigan ni Duterte. So, ang malaking parte ng pondo ay inaprubahan ang utang para sa pagpapagawa ng tulay sa ilalim ni Duterte pa pala ito. So, kilala niyo naman si Duterte, di ba? Ito yung pamilya niya na kilalang political dynasty sa Davao, na yung patriarka ay si Gongdi, na kilala naman na kaibigan ni Xi. Kilala niyo ba si Xi? Si Chinese President Xi Jinping. So nakita niya, nakita na ninyo ang ibig sabihin ng connector. Yun ang ibig sabihin po ng connector, mga kaibigan. So nakita niyo na. Wala naman tayong masamang tinapay kung tutusin, dahil kung ang makikinabang na totoo dito sa tulay na project na ito ay ang taong bayan o pangkalahatan ang makikinabang. Nakakapagsuspetsa lang, mga kaibigan, na sa loob ng nakalipas na 6 na taon ay nagkaroon daw ng spike o pagtaas sa bilihan ng lupa dyan po sa island. Napakaganda po niyang Samal Island na yan, ano. Dyan ay may mga magagandang resort at yan ay puntaan ng mga pamilya, mga kaibigan. Ilan daw dyan sa mga nakabili ng mga lupain, mga kaibigan, umano, ay mga maimpluwensyang politiko at mga kutsaron nito. Estemiron pala, mga kaibigan. So, alam nyo ba na kamakailan ay may ilang resort owners ang nagrereklamo? Bakit po sila nagrereklamo? Nagrereklamo sila dahil nagkaroon daw po ng harassment ng ang kanilang resort ay pasukin umano ng ilang Chinese contractors na may kasamang mga armadong kalalakihan isang umaga noong nakalipas na Oktubre lamang, mga kaibigan. So, kasama din umano ng mga Chinese contractors sa illegal na pagpasok doon po sa Paradise Island Beach Resort ang isang nagngangalang Joey Tulaylay na mula po sa Department of Public Works and Highways. Kasama ng mga Chinese contractors nitong DPWH ang ilang representative mula sa Samal City Hall, Panabo Enro, ito yung Environment and Natural Resources Offices, ano? Meron po kasing city, municipal, provincial, etc. At kasama din po ang ilang pang mga tao sa DPWH. Umasok umano ang grupo na ito sa resort sa pamamagitan ng isang motorboat. Mga kaibigan, pinasok nila by motorboat na pag-aari ng isang kilalang politiko. Si Kapersi Lapid, Puma Banat, Lapid Fire. So pumasok yung motorboat na pag-aari daw ng isang kilalang politiko, mga kaibigan. Hiningi umano ng mga unwanted visitors na ito na makausap ang mga may-ari ng resort. At humingi sila ng pahintulot na makapagbuta sila doon sa ilalim ng karagatan across doon po sa beach resort, mga kaibigan. So, ang nangyari, humarap po yung mga may-ari at nakiusap ang mga ito na paalisin nyo muna yung mga armadong kalalakihan na kasama ninyo na may kasamaan, may hawakan niya na mahabang armas, isipin mo. O kaya, kung ayaw nyo paalisin, iwan nila o ilagak nila ang kanilang mga armas doon po sa entrance ng resort. Kasi po, ang katwiran ng mga may-ari ay para daw naman hindi maka-alarma doon sa kanilang mga bisita na mas kilala
itong resort na to bilang isang family-oriented resort sa Davao City, mga kaibigan. So, ang siste, nung nag-uusap sila ng napakahabang pag-uusap, wala naman palang mapakita na permit at clearances itong mga unwanted visitors, mga kaibigan. Wala silang permit at clearance para sa pagbubutas ng kailaliman ng dagat, kasama na po dyan sa mga pumasok nga dyan. Di ba sinabi ko sa inyo, yung mga in-check na contractors. At so, nung sinabi sa kanila nung may-ari na yun, hinanapan sila ng permit, napilitan na lamang magsilayasan itong mga buwisit na ito. Ipaniliwanag sa kanila nung manager ng resort na itong kanilang pampang, yung pampang po ng resort at yung karagatan across ay mayroon umanong lease agreement o isang kasunduan sa pamahalaan. Ipinaliwanag din po ng mga may-ari na sila ay hindi lumalaban o umahadlang doon po sa proyekto, doon sa SIDC, Samal Island Connector. Ano? Katunayan, sinabi nga nila na nag-aalok pa nga sila na mag-donate ng kapirasong property na pwedeng alternatibong solusyon sa paggawa ng landing site sa Samal Island. Yun pala ang nangyari, mga kaibigan. Tatamaan ng landing site itong resort ng mga pobreng may-ari nitong itong paradise. Ano? So, ang kanilang pakiusap ay mailigtas yung kanilang resort at saka yung reef sa ilalim po ng dagat na yun. Yun po ay sabi nila, pinangangalagaan ng kanilang pamilya sa halos isang daang taon na. Isipin ninyo yun, mga kaibigan. Tapos babasagin lang nitong mga contractors at sa tulong pa nitong ilang mga taga-gobyerno, mga kaibigan. Daig pa ang Marshalo, no? Question din ng mga may-ari ang umano'y kawalan ng konsultasyon sa pagpapagawa ng landing site. Dahil ang desisyon umano sa paggawa ng alignment sa gagawing tulay ay nangyari lamang sa isang workshop sa Maynila na hindi na-represent o wala ang mga mismong apektadong sektor. Isipin niyo yun, gumagawa kayo ng desisyon, di nyo man lang ako tinanong, ako yung may-ari ng resort, tatamaan pala ako, sana itinanong nyo muna ako, hindi ba? Baka nagkaroon pa tayo ng isang agreement o pagkakasundo, o sige, dito nyo na lang ilagay yan. Yun nga po yung sinabi nila, nag-aalok sila ng kapirasong lupain kapalit nung paglalagyan, na nandun pa pwede rin yung mang iliis, kumbaga, di ba? At ang masakit dito, mga kaibigan, hindi yata nag-research o nag-aral itong may mga pakana dito sa tulay na to. O sadya lang talagang sigurong gusto nilang pagmatigasan. Kasi nga, siga eh. Pagmatigasan. Hindi yata nag-research na mayroong batas na sinasabing ang buong Samal Island ay isang protected area sa ilalim ng Proclamation 2152 na inilabas noon pong 1981. Ito po ay dineklarang Mangrove Swamp Forest Reserve. So, yun po mga kaibigan, ha. So, kung nais baliktarin ng mga nasa likod ng tulay projects na ito, ang batas, kailangan pa nilang lusawin yung batas na yan sa pamamagitan ng isang legislasyon. So, lulusawin nila yung National Integrated Area System o NIPAS. Ito po yung mismong batas na kaugnay ng proklamasyon na binanggit ko kanina na nagpoprotekta doon po sa Samal Island. So, teka muna. Naalala ko, 1981 lumabas yun, ano? Yung batas na yun, yung proklamasyon. Proclamation 2152 to be exact. Sa Makatwid, ito ay ipinalabas noong panahon ni Marcos Sr. Hindi po ba? Bakit si Da Junior? Si Da Junior pa ang nangunguna sa groundbreaking ng proyektong tulay, mga kaibigan. Nandun po siya noong October, noong month ng October, kasama si Vice President Toothbrush, Mumog, Sara pala, mga kaibigan.
Nakikita nyo, pati si Kapersi natatawa, makibiga kay toothbrush eh, no? Eh, total po, nabanggit na din naman lang natin ditong si BP Toothbrushes, Tessa, si Sarah pala. Intact na intact, mga kaibigan, ang confidential and intel funds ni Inday. Ito po yung 150 million para sa Department of Education at kalahating bilyon, mga kaibigan, sa Office of the Vice President. Parang ngayon ko lang yata narinig na ang Office of the Vice President ay mayroong 500 million intel and confidential fund, CIF, no? No? Grabe. Ito yung mga uri ng pagwawaldas ng pera ng bayan na para na natin nakikinita na mapupunta lamang sa pusalian, mga kaibigan. Pag nanakaw, ito yung guise of using the insurgency as an alibi and excuse. Gaya ng nangyari dun sa ano, no, sa NTFL Cup. Grabe. Yung NTFL Cup, lahat ng nakinabang dyan ay walang ginawa kundi mang-red tag, magturo, at manglibak ng mga taong iba ang paniniwala kaysa sa kanila. Ginawang gatasan yun pong task force na yun, mga kaibigan. Ang masakit dito, kinunsinti po ito ng mga mambabatas na siyang bantay na itinalaga natin lahat upang pangalagaan ang ating kapakanan. So, ang tawag sa kanila, mga kasapakat. Hindi po ba? Yan po yung paulit-ulit na sinasabi ni Kapersi at ng inyong lingkod. Ito po yung mga kambing na pinagbantay sa taniman ng repolyo. Si Kapersi Lapid, Puma Banat, Lapid Fire! Mga kaibigan, o nga pala, no, sa araw na ito ay magiging isang oras lang po muna yung ating palatuntunan dahil po mayroon po tayong inaayos na ilang mga technical na bagay dito po sa ating pagpoprograma at doon din po sa aming pagbo-broadcast ano, ng sabayan. At lahat po ito, kung ito'y matatapos sa buwang ito, simula po sa Enero ay babalik po tayo doon sa 1.5 to 2 hours format ng Lapid Fire na sinimulan po ni Kapersi, ano? At sisikapin natin na ma-improve lahat yung ating mga kagamitan dito, unti-unti po nating binabago at maging yung seguridad na aming nilalatag para po naman patuloy ang daloy ng ating programa na walang humpay. Yun po, gagawin natin, sinisikap natin gawin yan sa araw-araw at umingi po kami muli ng paumanhin kung kami po ay nagkakaroon ng mga delays dun sa aming mga pag-eere. But lalaon din po at tayo po ay maayos na ang ating mga ginagawa ngayon mga bagay, paglalatag ng mga adjustments. At marami po salamat sa inyong mga pangunawa na akin po na nakikita sa Facebook. Ano? At tayo po ay may babatiin ng mga tagapakinig natin o ni Kapersi na palaging sumusubaybay dito. At ito po yung mga pangalan na hindi ko nababanggit na nitong mga nakarang araw. Pinagsama-sama ko na para ito po ay marami, no? Nais po nating batiin itong si Carmen Charles Aristeo Balde, Anita Hapon, Virginia Parkinson, Panching, Leonard Nuza, Felipe Puso, Candy Hart, Candy, Jomar Apolinar, Carolina Luge, Greg Enriquez, Ferdinand San Juan, George Jorge Jorge, Ang Bilao, Beto Balagtas, Noel Ponce, Joseph Salazar, Emmy Bartolome, Eve Lagaso, Aristeo Valdez, Susima Fetil, Jean Kasumpang, Sol Reyes, Celi Tablos, Melchor Somera, Susan Cruz, Prime Canlas, Dolores Calata, Luz Cali, Charlie De La Cruz, Mauro Pangan, Buenas Diaz, Joel Diaz, at Dina Diaz mula po sa Brescia, Italia, Endiolo Cona, Francisco De La Cruz, si Mamu Moon, Janet T, Nixon Nang,
Torres at Mary Jane Molina ng New York, Eric Pertosa from Reno, Nevada, Walden Kihan, Berry, Sky High, Carrot Packet, Senior Toots Almasan, Lloyd Alumanog, Ricardo Ilagan, Norma Samson Albiar, si Jergab from London, Edwin Abierreyes, Lorna Abelido, Mario Aguilar, Yola Piramide, Risa Leis, Elizabeth Saturino, Nonoy Pereira, at yun pong mga iba't ibang Lapid Fire chapters from all over the world. Meron pong Lapid Fire Milan, may Lapid Fire Paris, France, meron pong Lapid Fire dyan po sa Sydney, Australia, may Lapid Fire din po dito sa Dallas, Texas. Ano sila Tito Moy, ano? So lahat po kayo ibinabati natin at tayo po ay nagpapasalamat sapagkat kayo'y araw-araw nakikita ko po yung mga comments ninyo habang tayo'y nagbo-broadcast, ano. Subalit ang yun nga po yung inaayos natin yung sistema rito na sa susunod po ay makikita nating sabayan na lumalabas yung mga inyong mga comments habang tayo po ay nagbo-broadcast para in between ay kaya natin silang basahin, pati po yung inyong mga komento ay mababasa na po natin dito sa aking harapan, ano. Yan po yung nilalatag namin paunti-unti. Kaya sana po ibibigyan nyo kami ng kaunting paumanhin. Si Kapersi Lapid, Puma Banat. Lapid Fire. Si Kapersi Lapid, Puma Banat. Lapid Fire. Alam nyo mga kaibigan, ano, dito sa Commission on Appointments, naaawa tayo dito sa isang kandidato ni BBM, yung pong itinalaga niya sa Department of Trade and Industry. Hindi po natin maunawaan kung ano ang kulang dito kay Alfredo Pascual. Ito po ay dating naging pangulo ng University of the Philippines at fraternity brother ni Speaker Romualdez. Ito po ay upsilon, ano? The same fraternity nung tatay ni BBM, si Marcos Sr. So, ang balita ko, mga kaibigan, ewan ko kung ito'y 100% accurate, ano. Ang umaharang daw po dito ay itong si Senator Aimee Marcos. Mantakin niyo yun, mga kaibigan. Sa anumang dahilan, hindi po natin maipaliwanag, hindi tayo makakuha ng impormasyon kung ano ang ayaw niya kay Fred Pascual. Eh, sa kabilang banda, naiintindihan ko yung kinasapitan itong si Erwin Tulpo na sekretaryo ng Department of Social Welfare and Development. Naiintindihan natin sapagkat dalawang mabibigat na issue yung kanyang dapat lagpasan. Una, yung citizenship, mga kaibigan, di ba? Eh, alam niyo yung issue ng citizenship, hindi kaya nabubuisit na sa atin ng gobyerno ng Amerika, mga kaibigan? Bakit po? Kasi isipin ninyo, kada na lang merong ma-appoint na Filipino sa kabinete o sa isang sensitibong posisyon sa gobyerno, at kapag ito'y natanong ng kanyang citizenship, ay sasabihin ito na i-renounce, in-renounce, palaging naging ganyan, parang basura lang ang turing nila sa citizenship ng Amerikano kapag sila'y makakatamasa na ng pwesto o ng ganansya. Which is, kung kahit ako ang Amerikano, ay mabubuisit ako sa mga ito, mga kaibigan, ano? Bakit po ba? Eh, kagaya nung nangyari dito nung panahon ni Duterte na naman, mga kaibigan. Itong si late Perpekto Yasay Jr., na nung inappoint sa Department of Foreign Affairs bilang sekretaryo, aba, ito po yung si Jun Yasa, yung magaling mag-Ingles, ano, yung meron pang tuwang yung kanyang Ingles, ano, wah-wah-wah, gano'n, no? May tunog, mga kaibigan. Kaya, alam nyo, nabuko ito nung sa CA din, nung siya'y sumalang nung 2017, mga kaibigan, ay 2016, ano, late 2016 hanggang early 2017, natatandaan ko yan, mga Pebrero o Marso
ay nabukutuloy na siya pala ay American citizen. So, ang nangyari ay hindi niya pinagpilitan ang kanyang sarili at siya ay pinalitan. So, sa mga nakalipas na panahon, hindi natatandaan niyo siguro yung issue nung kay Eddie Monsano nung ito po ay tumakbo, no? Naging issue rin yung kanyang citizenship. Marami pa. Hindi ko na matandaan yung iba, pero alam ko marami pang mga ganyang sitwasyon, maging sa mga elective post, ay maraming mga US citizen na kapag naki-question ay sinasabi nila na i-renounce na nila yung US citizenship kasi may ganansya na. Hindi po ba masamang tignan, mahalay tignan yung mga ganyan? Kaya ako, sa palagay ko, nabubuisit na rin itong American government . Siguro dapat na rin silang gumawa ng hakbang para hindi ito rin na basahan, na tapakan yung kanilang citizenship, ano po, yung pagiging American citizen. Si Kaper si Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Yung sa kaso ni Erwin Tulfo, hindi naman maiiwasan yun, mga kaibigan. Isipin ninyo, siya ay nag-servisyo pa sa US military. Isipin ninyo yun. Pagkatapos ay mauupo ka sa isang posisyon, cabinet post pa, mga kaibigan, na ang requirement niyan sa batas ay kailangan ikaw ay 100% Filipino citizen. Hindi po ba, mga kaibigan? So, dapat yan maging mahigpit, hindi lamang po ang Amerika, kundi tayo na mismo mga Pilipino. Yan ay pagpapakita ng pagiging oportunista, mga kaibigan. Kapag ikaw ay nangangailangan ng sisilungan, pupunta ka doon. Pero nung ikaw ay tumatamasa na, makapal na ang iyong bulsa, at sumasalipaw-paw ka na, mga kaibigan, sasabihin mo, nire-renounce mo na dahil meron ng kapalit na magandang buhay dito. Di ba, mga kaibigan? Si Kaper si Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Mga kaibigan, babalikan natin itong Maharlika Fund, ano? Sapagkat kanina, dinidiscuss natin, eto, mayroon na naman pumasok na balita, no? Sinasabi rito nitong isang tagapagsalita ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations. Ito po yung tanggapan ng mga appointees nito ay iniluklok ng presidente, no? So, sinasabi niya rito na sila po, kanina, di ba sinabi ko sa inyo na bakit kaya hindi tayo maglagay ng kulatilya doon sa batas na kanilang ginagawa, na dapat ang sisihin natin kapag pumalpak itong bill na to ay yung mga nagpanukala. Pati yung Pangulo, siya ang pumayag dyan . Dapat sila ang gawing liable kung sakaling papalpak itong mga ito. Eto, ito namang GCG na ito, ng mga appointees naman to ni Pangulo, ay nagsabi na sila ay nagsumite ng rekomendasyon bilang safeguards doon sa inaprubahang versyon na bill ng Kongreso para maiwasan ang korupsyon o problema dyan po sa Maharlika Investment Fund na yan, no? Tsaka yung korporasyon na bubuuin, na ito po ang maluluklok dito ay mga kung sino-sino, mga kaibigan. Bakit dapat dyan sa mga maluluklok na yan, unang-una dapat higpitan natin ang pagpili. Dito kasi sinasabi nila rito na dito sa rekomendasyon nila, ang rekomendasyon dito ay yung paraan ng pag-i-invest. Sinasabi nila rito, ang criteria ng kanilang recommendation dapat daw po yung mga mag-i-invest, yung pera na gagamitin ay i-invest lamang sa mga sumusunod na kumpanya. Those with records of human rights situation, human rights violations, including against indigenous people, fisher folk, and laborers. Those with a record of corruption, Mario Josep, firms engaged in cluster ammunition, nuclear arms, international ballistics missile, and equipment production.
those engaged in activities causing degradation of the environment, among other similar activities. So, naglagay sila ng criteria kung saan po pwedeng i-invest yung salapi ng bayan, ano po. Pero hindi nila sinabi ron, mga kaibigan, hindi sila nagbigay ng rekomendasyon na kung sino yung mga kukunin nilang mga pagkakatiwalaan natin, yung board na bubuo dyan sa korporasyon na yan. Napakahalaga po niyan sapagkat marami pong makakati ang mga kamay dito sa ating bansa, mga kaibigan, sa totoo lang po. Alam naman natin yan, hindi na tayo, wag na tayo magbulahan dahil every administration na may papasok, marami pong makakati talaga ang kamay. Lalo na kung ang Pangulo mismo ang siyang pinakamakati ang kamay. Si Kapersi Lapid, Bumabanat, Lapid Fire! Mga kaibigan, alam niyo po, may kikwento lang ako sa inyo, no? Ito'y seryosong kwento, no, mga kaibigan. At nung nakaraang summer po, ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na bumisita sa Eastern Europe. Ito po'y parte ng isang programa na atin pong sinalihan. Ito'y may kinalaman sa Ukraine. Alam niyo po, yung usaping Ukraine ay isang napakaselan na usapin. Dahil po ito ay isang nangyayaring giyera sa kasalukuyan dyan po sa lugar na yan ng Europe, ano, sa Central Europe. At nilusob ito ng mga ng Ruso at upang angkinin yung ilang mga parte o bahagi ng Ukraine. Ang Ukraine po ay isang demokrasya at malayang bansa kagaya ng Pilipinas at miyembro ng United Nations. Ito ay nagtatangka pa lamang o nagbabalak pa lamang maging miyembro ng European Union, kaya isa yun sa mga nagbunsod o ginamit na dahilan ni Putin ng yung presidente ng Russia upang lusubin ang Ukraine, ano? Subalit hindi naman po yun sapat para magkaganyan ang bansang Ukraine na patayin ang kanyang mga tao. At alam nyo ba, milyon-milyon ang lumabas ng Ukraine, mga babae, mga bata, mga matatanda, upang lisanin pansamantala yung kanilang bansa at mamuhay ng napakahirap sa ibang bansa, ano? Kagaya nung kanilang mga borders sa Poland, sa Germany, sa Czech Republic, kadalasan ay dyan po sila lumilikas, ano, upang takasan yung nangyayaring giyera. Naikwento ko lang sa inyo ito, mga kaibigan, sapagkat nung umattend ako ng isang forum kamakailan, ay natanong kung ano ba ang pakiramdam ng mga Filipinos dito sa ating bansa tungkol dyan sa nangyayari sa Ukraine, ano? Kasi sa ating pag-observe, ay parang wala namang pakialam yung mga Pilipino. So, alam mo, nagtatanong sa atin yung ilang mga embahada kung bakit ganoon ang naging pagtingin ng mga Pilipino sa isang napakahalagang yugto ng kasaysayan na nangyayari dyan sa Central Europe. Nasabi nila na dadating ang araw na ang Pilipinas ay magkakaroon ng ganyang uri ng problema. Eh meron nga tayong sigalot dito sa South China Sea, kung inyong natatandaan. Yan ay existing. Yung threat ay nangyayari, yung pambubuli sa atin ay nangyayari, darating din ang araw na yan ay baka mangyari na maging full-blown war o isang talagang giyera na talaga. Dahil kapag wala ng solusyon, mauuwi na ang isang bagay sa hindi pagkakasunduan at mauuwi na ito sa giyera. So sinasabi nila na dapat ang mga Filipinos, ito naman yung pagsasabi naman nila ay isang paraan na sentimiento na sana nga raw po ang mga Pilipino ay intindihin mabuti kung ano ang nangyayari doon sa kanilang lugar, ano? Para ito, ang nakikita ko rito, dapat siguro ay magpakita tayo ng empathy doon po sa mga tiga Ukraine. Ako po yung nagkaroon ng pagkakataon na bisitahin yung ilang mga shelters na kung saan tumitira yung mga lumikas doon sa gera, no? Especially nung pumunta tayo sa Poland, napakarami po nilang tinanggap. Alam niyo yung Poland, nung pagsiklab pa lamang ng gera sa Ukraine, ay naghanda na sila ng mga shelters,
Yung iba, karamihan ay tinanggap nila sa kanya-kanyang mga tahanan, pinatira rin pinakakain ng libre, mga kaibigan. At yung mga shelters nila, pag pinuntahan mo, napakaraming pagkain, may mga malilinis na palikuran, may mga nagbabantay sa kanila kung kinakailangan ng mga kagamitan, binibigyan po sila, mga kaibigan. At yung iba ay iniempleyo sa mga trabaho para po sila ay magkaroon ng pagkakakitaan at buhayin yung kanilang mga kasamang anak. Meron po tayong napuntahan na isang shelter doon po sa boundary ng Ukraine at Poland, at nakilala nga po natin yung isang halos 2 taon na bata, na napakagandang bata, at niyakap po natin, at tayo po ay naluha, no, sapagkat yung bata ay nasihan siya nung nakakita siya ng ibang class, ibang mga itsurang mga tao, sapagkat ako po may kasama rin mga kapwa Pilipino na mamamayag nung atin pong bisitahin yung lugar na yun, ano. Ang sa akin lang po, kaya ako nabanggit ito, ay siguro yung sense of community ng mga Filipinos, dapat itong paigtingin, at dapat din nating unawain kung ano yung nangyayaring kakaiba sa ating mga kapaligiran, lalo na po yung ganyang gyera na napakaraming namamatay, napakaraming nasasaktan, at napakaraming nadi-displace dahil po sa kaguluhan. Yan naman po ay bilang kabahagi tayo ng international community, tayo po rin naman sa darating na mga panahon, kagaya nung kapag lumilindol o bumabagyo rito, binabaha, tumutulong din naman sa atin ang international community. At sana po ito'y susuklian natin, kahit ibang bansa pa yan, susuklian natin ng kagandahang loob at kagandahang asal. Si Kapersi Lapid, bumabanat, Lapid Fire! Bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, ay babatiin natin ng happy birthday yung kaisa-isa nating celebrant. Ito po hindi pa ngayon, ano, darating sa pagkakaalam ko sa 19 ay magbe-birthday po yung ikalawang anak ni Kapersi, si Mark Lapid Mabasa. Si Mark Mabasa yung singer po na napakagaling, ano. Siya po ay magbe-birthday sa 19, kaya at babatiin lang natin siya, at kagabi nga po ay kumanta yata siya sa isang programa, no. So happy birthday, Mark. Diriwang ng kanilang karawan. Happy birthday. Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. Oh! At abuti sana ang maraming kaarawan. Batiin din po natin, mga kaibigan, yun pong mga iba pang nandito sa ating mga list ng mga tagapakinig, ano? Yun sila Del Pangilinan, at ang samahang Magdalo dyan sa Hong Kong, si Ron Stacruz, Helen Ramos, Gina Clarito, Jaime Buen, Mabel De Los Santos, Yoya Sumera, Ronnie Carrion, Bex Sabignano, Chris Valenteno, Mads Loyo, si Norma Lazam, Natsuki Madrid, si Mang Natsuki, no? Si Chris Tomale, Nes Doria, Arnel Fungo Dala. Hindi ko malaman kung paano ipo-pronounce ito. But anyway, si Arnel, ano? Arnel Dala. Arnel Fungo. Jesus Antonio Castro, J.M. Formoso, si Bobby Sese. Nandyan din po nakikinig yung ating kaibigan, mga sila Veronica Uy, si Star Estrella Torres, si Ping Bauson, si Jinky Horjo, at siyempre si Direk
Jim, Direct Jim, ha? Salamat sa iyong mga payo at yan ay si Jim Libiran po yan. Salamat sa iyong mga payo. Yan ay gagawin natin siguro i-implement by January. Salamat po sa iyo. Sika Percy Lapid, Puma Banat, Lapid Fire. Bueno, dahil tayo wala ng oras, mga kaibigan, tayo po ay pansamantalang magpapaalam at tayo po ay magbabalik sa araw po ng Lunes sa ganturing oras at timpilan ni WXL 1242 sa inyo pong radyo talapitan. Kaya at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ayan ko ay isa ang dahilan.